Magandang araw sa inyong lahat. Isa na namang mahalagang aralin ang ating tatalakayin ngayon. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na nasusuri ang mga patakaran at resulta sa pananakop ng mga Hapones. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusuli. Panoto, basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa uri ng pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Hapones? Pangalawa, ano ang tawag sa mga pulis sundalong Hapones na naghasik ng pananakot upang sa pilitang ipasunod ang layunin ng Japan? Pangatlo, ang mga sumusunod ay patakaran sa edukasyon na ipinatupad ng mga Hapones maliban sa... Pang-apat, ano ang tawag sa salaping ipinagamit sa mga Pilipino? At pang-lima, bakit bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Hapones? Kumusta ang pagsusulit mo? Mataas ba ang nakuha mong marka? Kung mataas ang nakuha mong marka, binabati kita. Kung mababa naman, huwag mag-alala. Paunang pagsusulit lamang ito. Pagkatapos mong mapag-aralan ito, tiyak na mataas na rin ang makukuha mo. Ngayon naman ay magbalik-tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panoto, napag-aralan mo sa nakaraang aralin ang mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Isulat ang mahalagang pangyayari sa mga susunod na petsa. Una, Mayo 6, 1942. Pangalawa, Disyembre 8, 1941. Pangatlo, Setyembre 20, 1942. Apat, Marso 11, 1942. Panglima, Abril 9, 1942. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Halina't tuklasin at alamin natin ang mga patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones. Sabay nating basahin ang usapan ng maglulo. Ang pagtatatag ng ikalawang republika ng Pilipinas. Lolo, alam mo po ba ang resulta ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas? Alam ko, Apo. Nako, bata pa ako noon. Itinatag ang ikalawang republika ng Pilipinas at pinasinayaan noong Oktobre 14, 1943 kasabay ng proklamasyon kay Jose P. Laurel bilang Pangulo. Alam mo po ba ang mga patakarang pinatupad ng mga Hapones? Alam ko, Ana. Itinatag nila ang kapisanan sa paglilingkod sa Bagong Pilipinas o Kalibapi. Nagsilbi itong partidong politikal at samahang panlipunan upang mapagbuklod at paunlarin ang mga Pilipino.
Si Benigno Aquino Sr. ang direktor nito. Patakaran sa edukasyon. Lolo, totoo po ba na unang binuksan ang paaralan para sa agrikultura, pangingisda, enhenyerya at medisina? Ipinagbawal ang magkahalong babae at lalaki sa paaralan? Ipinagbawal din ang paggamit ng wikang Ingles? Tama ka. Tagalog bilang wikang opisyal. Ngunit sa pilitan ding itinuro ang Nipunggo, ang wikang Hapones. Inalis sa mga aklat ang lahat ng bagay ay natungkol sa Amerika. Gayon din ang kaisipan na may kinalaman sa kalayaan at demokrasya. Ang lahat ng mga aklat ay dumaan sa sensura ng mga Hapones. Nakasaad sa kautosang militar bilang dalawa ang patakarang pang-edukasyon. Patakarang pang-ekonomiya. Lolo, nagdanas po ng matinding hirap ang mga Pilipino. Naging mahina po ang industriya at kalakalan. Nagsara ang mga tanggapan. Marami ang nawalan ng hanap buhay. Laganap po ang krimen tulad ng black market o ang illegal na bintahan ng iba't ibang produkto. Tumpak, napilitang pasukin ang buy and sell ng mga alahas, damit at iba pang bagay. Walang katatagan ang buhay noon. Lumaganap ang gutom. Kinukuha ng mga Hapones ang bawat maibigan nila. Bulak ang ipinatanim sa malawak na lupain ng gitnang Luzon. Ang palay na itinanim ay para lamang sa pangangailangan ng mga Hapones. Lolo, ano naman po ay yung kempetay, makapili, comfort women at Mickey Mouse money? Kempetay ang tawag sa mga pulis sundalong Hapones na naghasik ng pananakot para sa sapilitang maipasunod ang patakaran at ang mga layunin ng Japan. Makapili ay mga Pilipinong espiya na nakatakip ang ulo ng bayong. Comfort women ang mga kababaihang sapilitang pinagtrabaho, ikinulong sa mga comfort homes at pinagsamantalahan ng mga Hapones. Mickey Mouse money ang salaping papel na mukhang toy money na walang serial number na ipinagamit sa mga Pilipino. Ano naman po ang ibig sabihin ng war economy at survival economy? War economy ay pinatupad upang mapakilos at masustihan ang ekonomiya ng bansa sa panahon ng digmaan. Ito rin ang kumukontrol sa kasalukuyang negosyong umiiral sa isang bansa at panahon ng digmaan. Ang survival economy magbibigay sa mga mamamayan ng alternatibong paraan para matugunan ang pangangailangan sa pagkain at iba pang pangangailangan ng bansa. Bagamat papit na pamalaan ang pinamunuan ni Pangulong Laurel, sinikap niyang mabawasan ang paghihirap ng mga Pilipino. Ipinag-utos ang pagtatanim ng mga gulay sa bakanting lote sa Maynila. Isinaayos ang tanggapan para sa produksyon ng pagkain at inatag ang bigasang bayan upang kontrolin ang pagkuha at pagbahagi ng bigas. Binuo niya ang National Distribution Commission o NADISCO upang matiyak ang pantay-pantay na pamahagi ng bigas. Salamat po, Lolo. Marami po akong natutunan sa inyo. Alam mo ba, naniwala ang mga Pilipino na walang halaga ang perang Mickey Mouse. Ito ay dahil sa sapilitang pagpapagamit nito. Sila ay binalaan ng mga Hapones na parurusahan kung hindi nila ito tatanggapin. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, bibigyan kita ng ilang gawain para malaman ko kung may natutunan ka ba dito. Panoto, suriin ang mga pahayag at piliin ang tamang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas. Una, ang kautosang militar bilang dalawa ay nagsasaad ng patakarang patlang. Pangalawa, ang pagpapagamit ng Mickey Mouse money ay bahagi ng patakarang patlang.
Pangatlo, itinatag upang mapagbuklod at paunlarin ang mga Pilipino. At pang-apat, pinasinayaan noong Oktobre 14, 1943. Ganito rin ba ang mga sagot mo? Mahusay! Ngayon naman, para sa pangalawang gawain, suriin kung ito ay patakarang pang-ekonomiya o pang-edukasyon. Una, pagtatanim ng bulak sa malawak na lupain ng gitnang Luzon. Pangalawa, pagbabawal sa paggamit ng wikang Ingles. Pangatlo, paglahok sa negosyong buy and sell. Pang-apat, dumaan sa sensura ng mga Hapones ang mga aklat. Kumusta? Tama ba ang mga sagot mo? Magaling! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, itinatag ang ikalawang republika ng Pilipinas at pinasinayaan noong Oktobre 14, 1943 si Jose P. Laurel ang naging pangulo nito. Itinatag ang kapisanan ng paglilingkod sa bagong Pilipinas na pinamunuan ni Benigno Aquino Sr. Ang pananakop ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig ay lubhang nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. Nagdulot ito ng matinding kahirapan dahil marami ang nawalan ng hanap buhay. Ipinatupad ang mga patakaran at batas pang ekonomiya gaya ng war economy at survival economy. Ngayon, maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module. Tulad ng pag-alam sa natutuhan, panghuling pagsusulit at pagninilay. Muli, ito si Maestro Tadeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.